Morning guys. So ngayon ulit tayo mga kapag-vlog. Ngayong September 10, 2021. Maraming mga nangyari ng parang araw, lalo na yung yan, nawala yung si Lolo. So, kaya hindi rin tayo nakapag-vlog ng almost 1 month. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano yung setup natin. So sana hindi tayo butan ng ulan. Hi, bali dito tayo magba-vlog sa may Bidyar Sipag. Doon sa dati natin pinaganoan ng electric scoot. A few moments later. Eh guys, papakita ko sa inyo yung setup natin, kung ano yung mga dinagdag natin. So, ito yung ginagamit natin sa vlog. Itong Uber Scoot 71cc pero 63cc lang siya. Yung ano niya, itong setup natin, kinalayan natin siya na Pilox, itong purple. Itong color green, ito yung sa Samurai, yung pinaka new green kung tawagin nila, no. So, hindi na tayo naglagay ng primer, dinirect na natin siya i-paint, and then also nilagyan natin siya ng Boss ni na clear coat para mas matibay. And then also, ito yung lalagyan natin ng 2T. Lagi tayong nagdadala nito para at least papagas na lang tayo. So hindi na tayo nagdadala ng mixing bottle. Pero much better kung may mixing bottle kayo. Sa suspension natin, nilagyan din natin siya ng ano, ng paint. Actually, stock lang siya, wala tayong binago. And then naglagay tayo ng 6 LED. Ito, para sa gabi, visible pa rin tayo sa kalsada. And then ito, yung bike bag, naglagay tayo. Ito yung battery natin, pakita natin guys. Walang pirasong AA battery na Anyloop Pro para mas matagal maubos. So, to make it 12 volts to supply this. Okay, para masupplyan natin itong ano, 6 LED. Kasi 12 volts ang kailangan niya. So, ito, may nabibili naman ito sa mga Shopee or sa any electronics. And then ito yung ano, switch sa lights. Ayan, pakita natin. Ayan, ilaw na siya. Ito, naglagay tayo ng bag kasi ayoko may bit-bit na backpack sa likod ko eh. So, ang hassle. So, ginawa natin, nandito na yung mga tools. Ito, kompleto na. Tapos, kung ano man yung pwedeng ilagay, diba? So ito, hook bag, yeah, promotion pa, no? Matibay ito. Nakailang gamit ito pero hindi napupunit. And then also ito, naglagay tayo ng ano, DIY camera mounting to. Actually, nasira yung ano talaga, yung GoPro mounting dito. So ginawa natin, yung selfie stick na lang muna, temporary, para makapag-vlog tayo today. Ito, sa motor shop lang ito nabibili, itong bracket. Tapos ginawa lang natin ng paraan. Tapos meron siyang ignition key. Ito, kill switch kung tawagin. So yon, yun din advantage. And then ito, yung transmission natin. Ito yung one of the best na gusto natin sa Uber Scoot. Yung transmission. Ayan, yung transmission lever nya. Ayan, first gear, second gear. Tapos, ito yung brake sa likod. And then also, ito yung brake sa harap. Ayan. Sa harap siya. And then also, ito yung throttle. Ito yung pinaka-throttle lever niya. Hindi siya typical na yung throttle na pang motor. So, advantage ko pag nakatayo kayo. Stable pa rin kayo dito sa manibela. Igaganon nyo lang, and then pag bitaw nyo lang, at least hindi nyo magaganon.
hindi delikado. So yung advantage nitong paglaki stand-up scooter, naka-lever acceleration. Etong ano, upgradable naman tong L-filter. So dati nakalagay dyan is yung Uni L-filter natin, yung nabibili sa US. One of the best air filter. And then ito, nireplace lang muna natin ang nabibili sa motor shop, Universal. Ito yung transmission niya. And then also, napaganda lang kasi natin yung brake-in nito, guys, no? Kahit na walang pipe, kaya natin tawakman at least 65 kph. Not bad. Mabilis na rin, guys, ha? Tapos yan, stock pa rin yung ano natin, disc brake. Cable type pa rin yung ano natin, yung brake. Kasi hindi ako sanay sa hydraulic, guys. Kasi masyadong malakas pag hydraulic. And then also, ito, guys, no? Itong tapalodo. DIY ko lang yan. Ito yung sa ano, face shield. Ginipit ko lang para may idea kayo, no, na pang DIY natin. So, i-stalsik na. Kasi dati, nung wala pa nga, no, extension itong mudguard natin, talsik lagi sa likod ko, sa jacket, hanggang, guys. Yung gulong natin, no, 12-inch. Yun ang sabi before, 12-inch itong, ano, yung gulong. And then, pwede mo siya i-tubeless, guys. Kasi itong rim natin is nahati sa dalawa, nasa sandwich. Pwede natin lagyan ng silicone, yung nabibili sa Ace Hardware o any hardware na silicone gasket. Yun lang, ano, tapos bibili kayo ng pan-tubeless na bulb. So far, hindi pa natin siya napapa-tubeless, no? Actually, yung sa father ko, naka-tubeless na. Sa susunod na vlog natin, i-demo ko naman sa inyo yun sa kanya. Ito, naglagay tayo dito sa ilalim ng rubber mat, yung ginagamit sa chinelas, yung nabibili lang. Ito, para iwas talsik din dito sa loob. Yung fuel hose natin, ito. Nagbebenta rin tayo ng itong fuel hose. Matibay ito. Ito, kahit ilang years na hindi lumulutong, no? Ano natin? Sprocket is, nag-upgrade tayo ng 44T. And then yung pinion natin is, ano pa rin? 11, stock. Hi, Ming Ming. Commercial break na si Pusa. Okay. Ayan, tapos, ano pa ba? Ming-ming. Ming-ming, lambing, lambing, ah. Ming-ming-ming-ming-ming. Ming-ming-ming-ming-ming-ming. A few moments later. Ayan, 44T ginamit natin na sprocket. And 11T sa pinion. Yun yung may dulo ka at may arangkada. So baliktad, may arangkada ka and may dulo. So yun, yung ano naman natin, guys, no? Pakita natin. Ito yung transmission box. Ito yung medyo madugo pag nasira kasi ang daming parts. Yung bearing, yung dalawang belt, and then yung mga industrial plastic niya, yun yung medyo madugo. So kung may nagbenta sa inyo ng ano, second hand na buo, mas better i-grab nyo na yan kasi kung pa isa-isa, mas mahal, guys. So yun yung team natin, no? Tulad ito, sapatos natin, sintas natin, apple green, and then yung ito. So yun, combination yun. Sa maintenance naman, guys, no, kailangan alaga lang din sa ano, chain lube. Alaga kayo sa tuti. Sa mga nakaraang kong vlog, may kita nyo doon kung ano yung mga magandang klaseng tuti oil. Ito tayo na, guys, kung paano siya pa-startin. Ito yung ano natin, ignition switch, ay yung key. And then i-choke muna natin dito. Ayan, depende sa settings niya kung saan nakaano eh. Pero ito, pababa, pag nandito yung pinaka lever niya. So, nakababa, ibig sabihin, naka-off, naka-close. So, i-start na natin. Ayan. And then after that, i-open na natin to para mag-air intake na siya.
Ayan. And then also guys, na lagi kayong magbabaon ng ano, na full start. Kasi yan yung usually nasisira sa long ride. And then also yung chain. Kailangan din nun guys. And then also yung clutch. So basically yun yung mga kailangan nyo baunin. And also kung naka interior pa kayong gulong nyo, maganda may dala kayong interior. And then also yung patching na ano, na nilalagay, just in case na ma-flatan kayo. So yun yung gagawin. O tsaka yun yung mga dadalin nyo guys. So next episode natin guys, no, yung sa father ko naman, yung Uber scoot niya, and then yung GoPed niya, i-vlog natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga setup na dinagdag sa kanya, ano yung mga nilagay. Makikita naman natin guys doon sa mga previous videos natin yung kung gano'ng kabilis yung kay AirPod. And then don't forget to like, subscribe, and then also follow nyo po ako sa Facebook page natin sa Motoped Stand-Up Scooter. Yun guys, yung mga comment and suggestion ko guys, leave a comment below sa Facebook and YouTube channel natin guys, no? Ayan guys, ride safe. Ayun, inabutan na tayo ng ulan, maulan na. So papatila lang tayo, and then mamaya alis na tayo guys, no? Okay, thank you, ride safe.